Good morning everybody. So itong video na naman, iba na naman to. Agoy. So anyway, so for today's video is nagpa-process ako ng visa papunta sa bansa ng asawa ko dahil dadalhin na daw niya ako. Agoy! Marites. Na, nagpa-process kami ng visa kasi nga gusto naming bisitahin or nagpa-promise kasi kami ng or yung asawa ko na mag-spend kami na Christmas or taka New Year sa kaniyang sa mama ni Axel. Dahil nga, marami ng taon na hindi kami pumunta doon. Marami ng taon na hindi, marami ng mga Christmas, New Year na hindi kami naka-uwi doon. Tapos, this time talaga, totoo pa rin na ni Axel kahit hirapan tayo sa ticket dahil mahal nga yung ticket. Although na wala tayo sa saktong budget ngayon, pero kailangan naming gawin or ito pa yung promise na nagawa ni Axel sa mama niya kasi iba naman sila kapag mag-promise, 'di ba? Kailangan talaga niyang to pa rin. So, anyway, matanda na kayang mama kasi tapos alam niyo naman, nagsasagarilyo, tapos hindi niya alam kung hanggang kailan yung life ng mama niya, tapos alone din siya. So, ayun na nga, this time, mag-spend kami ng Christmas at New Year sa kanya kung makapasayo tayo sa dito sa visa. Dahil nga, ito na yung like last, para for the next time, hindi na kami mapapressure kung need ba namin pumunta. Kasi nga, ipatupad na namin na makaspend ng Christmas sa kanya with Liam, yung nagkakaisa-isang apo niya, di ba? So, anyway. Kung nagtatanong nga naman kayo kung saan si Axel, so nag-drive kami ng 2 a.m. papunta dito sa city. So, nakarating kami ng mga 6 a.m. in the morning kasi kailangan ko pang kumuha ng mga bank statement or tapos kailangan ko pang make sure naman napaisirok yung lahat yung mga papers, na photocopy, ganun. At kailangan ko rin kunin yung passport ni Liam doon sa consulate dito sa Cebu. Kasi nga, si Liam last time, as yung nakikita nyo, nagre-renew kami ng passport sa kanya dahil sa Norway, yung passport sa bata, every 2 years lang. So, every 2 years, magre-renew kami. So, kailangan ko rin yung mga photos sa passport, ganun. So, anyway, sobrang busy ako nag-arrange kasi may make sure natin na sakto yung papers natin kasi nga naman, hindi free itong pagpaprocess itong visa, no? Mahal kaya itong mga insurance nating binibili, ang mga application. So, kailangan talaga hindi tayo tatalbog para hindi tatalbog yung promise natin. So, kung naghahanap kayo kung saan si Axel dito, bakit ako na lang ng isa, ganun. Usually, hindi ko sinasabi minsan ito kung nasaan siya. But anyway, kasi marami namang tao nagtatanong na naman, bakit ako lang mag-isa. So, naghati-hati kami ng way. So, may pinupuntahan siya. So, dinala niya si Liam kasi para mabilis ko yung gawain ko. And para rin, ako rin ay makahabol sa time. Kasi meron akong appointment sa VFS or sa embassy ng 12. So, dinala niya si Liam kasi nagfi-fix sa car, yung windshield sa car, inaayos. Pagkatapos nila inaayos yung windshield sa car. At kumuha sila ng visa. Kumuha sila ng nagpa-extend ng visa silang dalawa ni Liam. And then, kinuha niya yung passport, bagong passport niya ni Liam doon sa consulate sa Cebu. So, 'di ba? Ako nang pumunta dito sa bank, sa BDO Bank, tapos nagpa-xerox sa mga papers, pagkatapos is nag-send dito ng papers sa embassy. So, kasi kapag magsama-sama kami, hindi matatapos yung trabaho on that time. Kapag palagi na lang kami magsama-sama, hindi tayo matatapos ng maaga. Hindi tayo makahabol sa oras. So, 'yan ang nangyari.
Pagkatapos, nag-ano na lang kami kung saan kami mag-meet. So, sabi namin, mag-meet na lang kami dito doon sa SM. Kasi, para daw mapakain daw niya si Liam. And, kung may time, makapaglaro si Liam doon. So, yeah, that's all for today, guys. So, nandito na tayo sa Kipil at magsasubmit na tayo ng mga papers natin. Wish me luck! So, ito po yung Kipil dito sa Cebu Brown Building dito sa Ayala. O, di ba? Let's go! So, hanapin na natin kung saan si Axel kasi nag-separate kami ni Axel dahil nga paayos siya sa sasakyan at nagpunta rin siya sa consulate, Norwegian consulate. Kasi kumukuha siya ng passport ni Liam. Parin nyo kasi kami ng passport ni Liam kasi every 2 years lang yung passport ni Liam. So ngayon dumating na, so naghiwalay kami para mas mabilis na matapos yung mga ginagawa namin. And ngayon tapos na po ako at hanapin ko na po kung saan siya. Kung saan silang dalawa. Doon ko sa Kipil. Hanapin natin kung saan yung dalawa. Kasi kapag magsumasama kami, hindi kami mapatapos agad kasi pauwi na naman kami ngayon. So, bumiyahe kami kanina na sobrang aga. Ngayon, pauwi na naman kami para tipid pa. Walang galang-gala-gala eh. It's very busy day. Lalo that my school sa Liam. So, sabi ng asawa ko, nandito daw sila sa SM. Kakarating daw nila galing sa nagpaayos ng wiper ba sa sasakyan. So nandito sila sa Paskong-Pasko na ang pasapit. Pasko na dito. Kailangan na lang natin pera para may maibigay tayo sa mga taong nangangailangan. Kaso nga lang, mahirap lang naman tayo. Uha! So, we are here na in Ayala and I found Axel and I found Liam. So, alam niyo naman, I tried so hard to make Liam, oh my God, to make Liam writing, coloring writing, so, I am like trying to find everything else so he will learn how to, or he will be excited to do things with me. Since pencil is not making him interested because there's no color. So that's what I got. So I bought him another book. This is 99 only, so it's okay. And look what I got. This! Hindi na siguro ito masira. Hold it properly! Like that! This one, this is a crayon pencil. Damn it! Crayon pencil. So you like this, oh. You just roll on like. So hope he will not break it and then he will learn to hold. Jesus Christ. Yeah, you may tell me I may be crazy, but I'm trying everything that makes him excited. Yes, you know that we're gonna do? Yeah, break chew it. Chew it. No, I'm not letting him chew it. Oh, he will chew it. And then, poor bug. Because you know naman for the fact that he will destroy this bug. So I make sure I bite this. He loves the animals, so I make sure I bought Kitty Lion! And to make him interested, so instead we use pencil, I use this color pens to make him excited. I hope I tried so hard for this. My God. Alam you guys, I have so, like, I'm so ashamed today, Axel. You know what? We wake up very early in the morning, like 1:30, right? And I change clothes right away, quick. So what is happening is, I forgot that. You know why I'm walking so careful? Because my pants is has a hole. I never realized. The blue one. Is that why you're going so slowly? I'll buy a new pant in there to the computer. Like, oh, that's why, guys, I try myself to save money, but I try myself, I want to save money, but I will buy everything else for Liam to make him, yeah, you know, you call me crazy, but I'm trying everything to make him exciting to do things. I can't even buy pants, look at the hole. You can actually buy pants. No, I don't need
need to buy everything. That's because I use them. I have a budget plan, you know. And I'm like, oh God, my pants has come a up. Hole. Let's go up. I'm gonna buy us some cameras. I'm like, that's why I do like this walking, bro. I was wondering why I was walking so, like, cause so, like so graceful. Cause Jessa's not like that. She's just wandering. She don't care about, you know, carry herself like that. And today she doesn't. I was always wondering. Now I know. It's not carrying herself at all. It's hiding a very nasty secret. I'm like, oh, that's a hole. Okay. Oh my God, I have a hole, and I bought this in an embassy. I'm like. Okay, just walk it, but they can't see it. They can't see it because it's not. Oh, it's just like if you like sit down and open your legs, it's like oh. Sorry, Todd, but I wanna save money, ba. But yeah, I buy everything else for my boy because I want him to. You know we have other clothes, right? That's why I have clothes at home. Yeah, that's what's at home. So what? So you don't want me to buy you a new pants in the mall, no? No need, I can handle, just, you know, it's not suitable. I'm gonna buy a camera. It's not, you can't see it anyway, so, yeah, it's okay. You know,